Hello guys! Welcome back po sa aking channel at maraming salamat po sa lahat ng viewers ko at subscribers ko guys. So, ngayon po ay magbabahagi ako sa inyo kung paano natin gagamitin ang bay leaves sa pampaswerte po sa sugal o kaya sa pagtataya o yung mga tinatayan ninyo guys, kagaya ho ng mga STL, ganyan guys. So, kung paano ho tayo makahatak ng swerte guys. Pero, bago tayo mag-umpisa, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa 2,618 subscriber guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa na-replyan, at maghintay-hintay lamang po kayo kasi nandito po ang aking... Alam nyo na, may bantay ho tayo. Hindi ho tayo pwedeng makatagal dun. Nasaglit-saglit lang ako, guys, na nag-a-upload. So, ito ho ay meron ho akong i-ano sa inyo, guys. Kasi, alam naman natin, ang bay leaves ay talagang napakabisa nito pagdating sa pampaswerte sa ating buhay. At isa ho ako sa mga panatiko na talagang tumatangkilik nito na halos tuwing makakakita ho ako ng bay leaves, talagang bili ho ako ng bili niyan. So, ginagamit ko, nagsusunog ko ako araw-araw. Pinapakulo ko yan ho sa pampaligo ko. Kung minsan ho, ginagawa kong tea, ganyan guys. Hoy, talagang malaking tulong po sa aking buhay. Lahat talagang, ito isa sa mga nakakapagbago sa aking buhay. Dahil po, pag na-stress ako guys, dahil marami ho akong bay leaves, lagi ho akong bumibili niyan. Pag na-stress ako, guys, talagang hindi ako tumitigil na nagsusunog talaga ako. Kasi yung amoy nito, nakakatulong sa akin. Kasi, lalo na pag mayroon akong migraine, guys, pag masakit na masakit talaga yung ulo ko, ito talaga yung isa sa mga ginagawa ko para maalis siya. Kasi, meron kakaiba siyang aroma na talagang makakatulong sa iyo. So, ito ho yung kunwari po kayo ay nagtataya. So, hindi ko kayo makapanalo. Ayun guys, so kung marami kayong bay leaves, ang gawin niyo magpakulo kayo. Itilagay niyo sa pampaligo niyo ganyan guys. Lagyan niyo ng asin. So, alam niyo naman ang asin ay talagang hatak pera 'yan at nag-aalis talaga 'yan ng negatibo sa ating buhay. So, at marami po talagang pwede pang panggawan ng paraan nito guys. So magsunog kayo nito araw-araw guys. Isa o dalawa, ganyan guys. Lagyan ho ninyo ng yung mga wishes ninyo. At kung kayo naman ay hindi nakakatulog sa gabi guys, marami kayong mga nightmare ganyan. So pwede kayong maglagay ng kahit isang bay leaves lang sa inyong unan. At talagang hahatakin kayo niyan. Kapag talagang nahiga na kayo, higa na talaga diretso na yan guys. So, kung hindi pa ninyo nasubukan yan, hindi kayo makatulog, ganyan guys, meron kayong mga iniisip na problema, yan ho ang gawin ninyo. Isa ho yan sa tip na aking i-share sa inyo tungkol sa bay leaves. Talagang matutulog ka. So, ito guys, ang lagi kong ginagawa. Pag meron akong mga bay leaves, ito. Tingnan nyo. Pag meron akong mga bay leaves na nabibili, na bubo talaga siya, yung ang ganda-ganda niya. Talagang gustong yung pumipili, 'di ba naman ho pag bumibili tayo. Meron yung mga talagang durog, karamihan talaga yung durog hindi siya buo. So, meron lang mga 5 piraso, 6 na piraso o 7 piraso guys na buo-buo 'yan. So, kailan pinipili ko talaga yung mga magaganda. And then po, ang aking ginagawa dito guys, ang ginawa minsan ito ginawa ko. Ang aking ginagawa, dinalagyan ko siya ng dollar sign. Dollar sign na 4. Bakit ho 4? Ito yung all direction. Ito yung north, south, and east. Lagi kong sinasabi sa inyo. So, simbolo ng pera, all direction, hahatak kayo ng pera sa kahit saang direction, sa kahit anong paraan. So, kung kayo ay nagtataya, kung meron kayong mapabilihan ng bay leaves, dahon ng laurel,
Ito'y tinatawag na laurel. Kumuha po kayo ng apat na buo. Nito guys, apat na buo. At lagyan nyo ho ng peso sign, dollar sign, ganyan siya guys. At ilagay ho ninyo ang inyong pangalan dyan. So, ganito ho ang gawin ninyo. Apat. Apat po siya guys. Apat. And then, ang gawin po ninyo, ilagay ninyo sa inyong mga wallet. Kung saan kayo nagtataya. Kung saan yung pera ninyo, napagtaya nyo, kung saan kayo anin guys. At bago ho ninyo ilagay dyan guys, syempre kailangan ninyong kausapin yan. Kausapin nyo talaga to. Kasi, maniwala kayo sa hindi, ito'y nagbibigay. Isa siya sa mga tagapagtupad ng inyong kahilingan. So, kailangan nyo siyang kausapin. Taintim na kausapin ninyo siya. Guys, bago ninyo ilagay sa inyong wallet, dito kausapin nyo siya na yung inyong wallet, kunwari ho yung 20 pesos na lang ang laman, so kailangan natin ng pera, ganyan, so kailangan natin magdumiskarte. Ganun guys, ang anuhin ninyo, kailangan ninyong kausapin talaga ito. At kailangan ninyo talagang bigyan ng init. Yan, yung parang buhay, bigyan nyo siya ng warm, ganyan. At ilagay ninyo sa inyong wallet. So, tuwing kayo magtataya, gaganyan ninyo guys, gaganyan ninyo. So, bakit ho yung four leaves, apat na piraso na dahon, ito ho yung, sabi ko nga sa inyo, yung all direction. Yun ho yung north, south, east, and west. Yan po yan. So, tawag ng pera sa kaidot. Sa kahit anong paraan, sa kahit saan, hatak ng pera, ito ho yun. So, ang pagtataya ho guys, talagang 50-50 yan. So, ito ho yung isa sa mga inaano ko sa inyo guys na gift of chances. Pag talaga nakajakpat kayo, talagang swerte talaga ang nasa inyo. Pero kung ito naman ay isang baliktaya lamang, ibig sabihin doon, sinusubok lang kayo. So, pag yan ang sinabi ko sa inyo, baliktaya. Ayan, magpasalamat kayo ng magpasalamat. Mag-thank you kayo ng mag-thank you. Ayan ho yung binigay ko sa inyong magic word. Thank you, thank you, thank you. Yan ho ang inyong sandata sa lahat ng mga wishes ninyo guys. Kasi napakabisa niyan. Ito ay... Hindi ko yan inaninagan. Hindi ko yan pinapansin lagi. Pero nung itong mga nakaraang linggo, na lagi ko na siyang ginagawa, talagang meron. So bago ko, alam nyo naman yan guys, na bago ko i-share sa inyo ang isang bagay o isang technique na talagang sinusubukan ko yan. Sinusubukan ko muna. So ito talaga, matagal na ako dito. So marami nagtatanong kung paano daw gagawin ng mga pampaswerte sa pagtataya ganyan. Ito guys, ito yung isa. Isa sa mga dahilan, isa sa mga ano guys, na pwede kayong makakuha talaga ng gift of chances. Yun po yung pagkapanalo. So all direction, four pieces po na bay leaves yan guys. So ito lamang ho at maraming salamat sa inyong lahat at good luck sa inyong pagtataya.